karambak mga kabahista para karong adlaw sa atong beach tutorial atong tun-an ang kanta nga bisan unsa no atong susihon ang mga basic riff atong sa reggae sa boogie sa cha-cha no ako ni tudlo sa inyo ha kung yun sa ako napag-play sa recording. Kung bago ka ni nga channel, ako Alexander, ang bahistang Bisaya, bassist, Victory Band, sa Shoelace, o kaniadto sa Gian. Karon straight ta sa mga kanta. So magsugod ta sa basic riff ani nga kanta. No? So sa nagbalik-balik nga riff ani kanta, ha? Which is, gikan sa intro, hangtod sa chorus, mausob lang ang dynamics, mahinay, hinay na may kablet, sugod ni mong kablet. No? So, pero basically, maura iya ang basic riff. No, sa itong paminawon. Okay, so nagsugod to sa intro. No, ang intro is G F F sharp G. No, so bali chromatic ang iyang approach. Yamo na siya A sharp. Na ang intro ning sulod sa verse ang kanikanta kay upat ra manika chords no G E minor C ug D no so 1 6 4 5 this perform na kon sa Nashville no ang gihimo lang ani is muhit siya og note sa akin sa root note lang sa G mo one step higher siya or one step lower rather mo F siya then mo chromatic pa doon sa G no so then E minor man ang sunod so E same ra one step lower chromatic padong sa E. No, so so same sa C. So A sharp, B and C. No, so same parehas lang pattern. Then D half step one step lower so sa C then chromatic to D. So maora na siya balik-balik gikan sa intro hangtod mahuman no basically maora gyud na siya so naalay mga kanang murag variation or ginamgyaman na to og dynamics like akong isayaw so ang sayaw may pagka disco siya nga beat di ba so sa disco nga beat medyo ano pag explain na agi itong akong isayaw no so root note then ang fifth no kung wala mo five strings four strings yung gamit G of D rin siya pare ka sa ubos so E of B C O G then D O
A. Rong 5 strings yung gamit, so pwede ra ka rin lower D sa 5th string. No, so mo na. Then kaning kanta is ang naka-unique ani is na ani siya mga different genre. No, so ang yung na ay reggae, na ay boogie, na ay cha-cha. So toto paminaw ng reggae nga beat dapat. Basically ka to mga balik-balik siya. So same raog gamit sa katong akong isayaw. Balik-balik rin ito siya. So, sa uwo nga part, no? Uwo, o, o, o. Naling gamay nga kalainan sa no? Pattern kaganina. So moti agi sa reggae, no? So ang mga chords is simple lang kayo, walay murag tension and release, no? So sulod na tutanan sa G major scale. So are ta karon sa boogie nga part, no? Tapos ang boogie. Ano boogie nga part? Sa boogie, kanin mo ay klaro nga naayon siya ay mga chords nga mga notes, no, nga klaro. So ang akong gihimo nga agya na, no, so of course ang basic one sa boogie ana man na, no, so instead of using the 7, no, okay, majority sa mga boogie gagamit ang mga extension sa 7 mga yan na. So but this one I prefer nga mobalik sa root instead of 7. Mugamit ko 7. I prefer mugamit sa root para makuha na ko tong murag high pitch bitaw, murag kuan yung octave kay later part masabtan ninyo ano to. No, yan na. No, so G B D E G. Accent. Murag ko
ning sa G sa tumoy. No, so mo ana nya pabalik pasaka. So nay accent ha timan itong accent. No, mo ana imong ihit o kusog-kusog. Then sa E, E minor man sunod. No, so karo kanina pa yung accent, no? So kato siya is minor scale. Pero na ay blue note, no? Kaning A sharp na note. So mo man ano? Ang minor as E minor nga chord triad. No, so mo na tong giagian. No, pero na atay mga blue notes o kanang pina-walking ba. Ayaw kalimot sa accent. No, same sa accent dire. At iigo ang accent na po dire sa B. Then, pag-abot sa C, chord triad ya po, no? Naisip mo, doon ta sa C, for the root note, nibalik ta sa iyang fifth, which is ang G. Same nga pattern. Then ini about sa G, mo na ni ang basic nga boogie-boogie pattern nga makita nimo sa internet, no. So, about sa G. So, mahitabo na G then mo octave. Na G mo octave sa G. Then gikan sa B or sa third note, padong sa fifth note, chromatic, B, C, C sharp, D. Unya, mo octave ka sa D. D nga lower than D. So, mo ni ang akong gigamit na baseline sa recording, no? So, ibalik ang katong sa G nga part. Accent sa blue sa ayo kalente. So yan na. Ang opening na ko C sharp D, no. So na ay kuha ko ng mga blue note para sa boogie man, no. Blues, no. So atong hinayon ang katong blues nga part, no, para makasabay mo. Sa kanta. So next is ang cha-cha. Ang kalainan po niya is ang timing sa pag-hit sa notes. So atong paminawon ng cha-cha na part. Thank you.
So ang akong gamit ato, gihimo is G raman, no? Pero ang naalang siya timing, no? So ba? So kato ba nga murag na ay off niya nga beat. So ang timing lang niya, no? So then humana na mo balik na sa basic nga riff or katong balik-balik niya nga lagi na. Tama na sa ending, no? Then ang ending part niya is same lang sa intro. So mo na. So mo na balik-balik ra ng kantaha, so 4 chords sa ganyan siya. So naman lang og mga twist, no? So ato yung buta ng reggae. Boogie cha-cha, no? Sa para dili mahimong monotonous ang kanta, no? So ang kanta bisan unsa man po ang title, so mo na gisabay pod sa unsay nasod sa lyrics, no? So, na siya. Okay, sige. So I hope makatabang ninyo ang video sa inyo, which is always mo na atong tumong makatabang ni nga channel para sa pag sipra ninyo og mga kanta, especially sa mga kanta sa Victory Band, no, which is ako mo ay naghimo sa mga basslines. Okay, that's all for today, mga kabaista. So I hope nakatabang ninyo video, and salamat kayo sa pagsuporta ninyo sa ating channel. So if you like this content, so please hit the like button and subscribe na lang po para ma-update mo sa mga videos nga sama niini. So again, God bless nga itong tanan, o keep using your talent para sa kahimayaan sa Ginoo. So God bless everyone. Salute, mga kabaista.